Sa kabilang dako, narinig ko ang usapan ng grupo ng mga estudyante habang papunta ako sa aming building. Saglit akong napatigil para makinig sa kanila. Ang cute talaga nilang dalawa. Ang dinig kong sabi ng estudyante, maya-maya tumili pa ito. Yes, bagay talaga sina Paul at Eric. Sabi naman ng isa na ikinalaki ng aking mga mata. Naalala ko ang posted photos nila sa page ng school. Sandali. Pwede ba? Huwag muna kayong kiligin dyan. Ang saway ng isang estudyante. Ha? Bakit naman? Nakasimangot na tanong ng katabi nito. Kasi sabi nila, hindi naman sila couple. Magkaibigan lang sila. Hmm? Biglang nga pahawak ng kanilang labi ang naunang nagsalita kanina. Kung ganun, may naisip akong gawin para maging real life couple sila, sabi nito. Ano naman yun? Agad na tanong ng kanyang mga kasama na biglang na-excite sa sinabi nito. Hindi ko na narinig ang kanilang pinag-usapan pa dahil bigla silang nagbulong-bulungan. Naintriga naman ako kung ano ang kanilang plano. Napaismid na lamang ako at nagpatuloy sa aking paglalakad paakyat ng hagdan. Pagdating ko sa loob ng aming classroom, ay biglang tumunog ang aking cellphone. Si Pam ang tumawag at kaagad ko rin itong sinagot. Hello Pam, ang sabi ko. Sam, pwede mo ba akong puntahan sa room namin ngayon? Ang sabi niya sa kabilang linya. Bakit Pam? May nangyari ba? Bigla akong nag-alala. Punta ka na lang dito. Hihintayin kita. Pero hindi ko na natapos ang aking sasabihin dahil pinatay na lang bigla ni Pam ang kanyang tawag. Agad din naman akong lumabas at tinungo ang hagdan. Mabilis ang mga hakbang ko pababa at papunta sa Faculty of Fine Arts. Habang pupunta ako sa tapat ng classroom ni Pam, ay nagulat na lamang akong may nakatipon na grupo ng mga estudyante na pormang bilog. Habang iba ay likurang bahagi lamang at may bitbit na mga balloons. Maya-maya ay unti-unting gumalaw ang mga nakatipon ng mga estudyante at parang bulaklak ang estilo na bumuka ang harapang bahagi nito. Laking gulat ko nang makita ko si Pam na may hawak na tatlong pulang balloons na nakangiting nakatingin sa akin. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso nang marinig ko ang hiyawan, tilian, at palakpakan ng mga kaklase nito. Happy 7 months of love. Nakangiti at malambing na wika ni Pam nang malapit na ako sa kanya. Oh, nakalimutan ko. Ngayong araw pala ang 7th buwan mula nung sinagot niya ako. Bigla tuloy akong nag-guilty at nahiya sa aking nobya. I'm sorry, nakalimutan ko. Nahihiyang saad ko at hinawakan ko ang kanyang kamay. It's okay. Simula kasi nang naging tayo, ikaw na lang lagi ang gumagawa ng mga paraan para iparamdam sa akin na pagmamahal mo. So this time, gusto ko rin bumawi sa'yo. Gusto kong maramdaman mo kung gaano kita kamahal. I love you, Sam. Ang pahayag ni Pam. Halos naluluha na ako ngayon habang nakatingin sa aking kasintahan. I love you too, Pam. Malambing kong tugon at maya-maya mahigpit ko siyang niyakap. Narinig ko na lamang ang mga palakpakan na tilian sa aming paligid. Hindi ko na iyon pinansin pa at sa halip, piniramdam ko kay Pam kung gaano ko siya kamahal. Oo, sobrang natouch ako ngayon sa surprise ang kanyang ginawa. Hindi ko ito inaasahan.
Sa kabilang banda, mula sa loob ng aming classroom, dinig namin ang palakpakan na tilian sa labas. Lumabas ang iba naming kaklase. Kami ni Yen para alamin kung anong ganap ang mayroon sa labas. Ngunit nagulat ako sa aking nakita. Sina Sam at Pam habang nagyayakapan. Nakita ko rin ang isang streamer na may nakasulat na Happy 7 Months of Love. Habang nakatulala ako nakatayo, ay dahan-dahang binalot ng lungkot ang puso ko. Pigilin ko man, ngunit hindi nito maiwasang malungkot sa tagpong nakikita ng mga mata ko ngayon. Bumalik ako sa loob at diretso sa aking upuan. Tahimik akong naupo samantalang ang mga mata ko ay sa mesa nakatingin. Okay ka lang? Ang tanong sa akin niyan nang sumunod dito sa akin. Oo, balungkot kong tugon at sabay tango ng bahagya. Hinawakan ng kaibigan ko ang aking kamay at bahagya nitong pinisil. Kahit hindi ko man sabihin sa kanya, alam kong nararamdaman niya ang lungkot na nadarama ko sa mga sandalang ito. Nag-angat ako ng tingin sa kanya at isang pilit ng ngiti ang aking pinakawalan. Ayos lang yan. Someday, makakalimot ka rin sa kanya. Parang gusto kong umiyak ngunit pinigil ko rin naman ito kagad. Sa pamamagitan ng isang malalim na hininga, ay napakalma ko naman ang aking sarili. Maraming salamat, ang sabi ko, at tinuon ang aking atensyon nang dumating ang aming guro para magturo. Ganun pa man, kahit anong kinig ko ay hindi rin naman rumirehistro sa aking utak ang lahat ng itinuturo nito. Bakit ba kasi kailangan maapektuhan ako sa mga nakita ko kanina? Sana hindi na lang ako lumabas para hindi ko nakita ang tagpo sa pagitan ni Sam at Pam. Pagkatapos ng 2 oras, ay tumungo na rin kami ni Jens sa kantin para kumain ng pananghalian. Natext muna ba si Eric? Ang tanong ko sa kanya na makahanap kami ng bakanting pwesto at naupo. Oo, kanina pa habang papunta tayo dito. O sige, hintayan na lang natin siya dito. Manghalos 3 minuto pa kami maghintay bago dumating si Eric. Hi, pasensya na talaga kung natagalan ako. Inihingal na sabi nito nang lumapit sa amin. Alam kong nagmamadali siyang makarating dito. Akala ko nga hindi ka na darating eh. Ang pagbibiro niya sa kanya. Matagal kasing nag-dismiss yung teacher namin. Okay, sige. Umorder na tayo at kumakalam na itong sikmura ko. Anong gusto mong kainin, Paul? Ang tanong sa akin niyan. Kaya lang ng dati. Matamlay na tugon ko. Napatingin naman si Eric kay Paul dahil napansin nito ang matamlay niyang itsura ngayon. Silang dalawa lamang niya nang tumungo para umorder ng pagkain. Sa kabilang banda, anong nangyari kay Paul? Ba't parang matamlay siya ngayon? Ang tanong ko kay Yen habang umuorder kami ng pagkain. Hindi ko kasi maalis ang mag-alala kayong unang beses ko siyang nagitang matamlay. Pagod lang siya. Paano ba kasi ang dami naming ginawa kanina? Ang sagot ni Yen. Ah, ganun ba? Binilhan ko rin siya ng paborito niyang noodles at umaasang mapapagaan ko ang kanyang kalooban. Eto, sabi ko at sabay abot kay Paul ang cup ng noodles. Salamat. Nakangiti nitong saad ngunit pansin kong pilit yon. Kumain ka na, Paul.
Eto, tikman mo to. Masarap ito. Sabi ko, at sabay abot sa kanya ng kutsarang may lamang pagkain. Nakatingin muna siya sa akin bago niya iyon kinain. Masarap, di ba? Salamat. Aniya, at tinuon nito ang kanyang atensyon sa pagkaing nasa harapan. Hindi siya halos sumasagot sa usapan namin ni Yen. Sinusubukan ko ring magbiro at umaasang matatawa siya. Pero sadya atang napaka-corny ko para hindi man lang siya tumawa. Feeling ko nga napaka-trying hard ko para maging komedyante. Dahil hindi man lang tumalab sa kanya ang mga jokes ko. Paul, salamat sa pagpayag na makasabay ko kayong kumain ngayon, ha. Ang sabi ko, habang pabalik kami ng kanyang building. Sorry, ha. Pasensya ka na sa akin ngayon. Ayos lang. Alam kong pagod ka lang. Magpahinga ka rin kasi. Sige, Doc. Bagyan na lamang akong natawa sa huling sinabi niya. Hinawakan ko ang kanyang ulo at pahagyang ginulo ang kanyang buhok. Ngayon ay nasaksihan ko rin ang kanyang natural na ngiti na hindi nakakasawang pagmasdan. Mga ngiting kung ituring ko ay ngiti ng isang anghel na halos ayaw mong ikurap ang iyong mga mata para masilayan ito. Sige na, baka maliit ka pa, ang sabi niya at sabay tulak sa akin ng bahagya. Oh, pinagtataboyan mo na ata ako. Kunwari, nagmaktula ko. Hindi naman sa ganoon. Baka kasi maliit ka pa at pagalitan ka ng teacher mo mamaya. Naalala ko ang teacher sa unang subject namin sa hapon. Tama si Paul. At medyo terror nga ito. Oh, sige, sabay tayong uwi mamaya, ha? Ang sabi ko. Ang sabi naman ni Paul at tumango. Sige, bye-bye. At nagsimula na ako maglakad. Ewan ko ba, pero ang saya-saya ko ngayon. At parang ayaw ko nang umalis sa tabi ni Paul.